mga kamoto, ano. So, ayun. So, kahapon, nag-convert ako ng mugs sa Smash 115. E di, anong nangyari? Sa akin siya bumili ng mugs. Tapos, pinarepaint niya kasi bakbak na yung pintura. Tapos, ang ginawa naman namin, ako na rin yung nagkabit nung, ano, nung mugs. So, gusto nyo makatipid ng co-convert ng mugs. Yung mga ayaw mag-disc brake pa sa huli, or gusto ay disc brake sa una, dagdag-forma na rin. Mas magandang kunin yung pyesa ay ganito. Kasi yung ganitong mugs, wala siyang kalang-kalang, walang extra spacer. Salpak lang siya. Bali, bibili lang kayo ng shock na ikakabit at saka yung caliper set. May kasama siyang master hose at saka yung caliper mismo. So, ang ginawa namin, ito. Yet. Yan. Makikita niyo sa picture yung kanyang itsura, buong itsura. So, sa panghuli, ito, sa panghuli, drum brake pa rin siya. Ayan. Saka drum brake. Tapos, ayan na. Tapos silipin nyo, kung pantay. Kita nyo naman, o, pantay. Wala po yung, ano, wala yung spacer na ginamit. Stock yan. Stock ng Smash 115. Stock na, ito, kabitan ng plato. Stock yan. Stock din ito. Brake panel na to sa huli. Stock lahat yan sa huli na yan. Salpak lang. Para siyang ano, original ng Smash na talaga na mugs. Pero rimset siya na kinonvert namin sa disc brake. So, ayan. Kita nyo naman, oh. Pinarepaint na lang namin siya ng kulay pula kasi kulay pula yung concept ng motor. Kung mapapansin nyo, wala talagang spacer na ginamit. Walang extra washer. Sa kabila din, wala din. Salpak lang. Malinis yung pagkakagawa. Ito ay sa Smash 115 conversion. Sa unahan naman, ganun din. Wala rin kaming ginamit na spacer na washer. Salpak lang din. Ito yung itsura. Yan. Wala yung washer na ginamit. Wala. Sa kabila, stock din ang Smash. Yan. Walang ginamit na ano, na washer. Ang nagpalit lang kami ng shock kasi nga disc brake yung unahan nito. Naka disc brake. Ito yung shock namin ginamit. Ito. Yan. Yan. Dual piston yung kanyang unahan. Ayan o, dual piston ng caliper. Tapos yung kanyang shock ay pang Shogun, yung aming ginamit na shock. Ito, pang una. Nabili namin siya isang buo na. Ayan. Tapos yung mugs, pang Rider J yung ginamit naming mugs dito. Ayan. Pang Rider J 115 Pro yung aming ginamit na mugs. Kasi yung hindi naman sa ano sa hindi quality na bibiling mag sa ano na aftermarket, mas quality lang ito na original na galing sa mismong motor ng Rider J. Mas matigas, mas makapal at hindi siya bumibingkong basta-basta, unlike sa mga nabibili sa aftermarket na nabibingkong. Tapos ayan, yung aming ginamit na caliper dito, pang Shogun din. Yung caliper namin ginamit dito ay pang Shogun din. Ito. Wala rin yung spacer na ginamit para may kabit. Walang binago sa bracket ng caliper. Salpak lang talaga siya. Ayan o. Salpak lang talaga siya. Tapos yung kanyang ano, yung kanyang brake master, yun na rin, pang Shogun. Isang set na namin siyang binili. Ayan. Nakakabit na. Yung kanyang headlight, tinabas na rin namin para may kabit yung sa may master.
tabas na rin yan. Yan. Saktong-sakto yung pagkakatabas. Tapos, yan. Tapos na siyang, ano, convert. Actually, hindi na namin videohan yung pagkakabit kahapon kasi basic lang naman yun. Tatanggalin nyo lang yung mga gulong. Sasalpak nyo lang to. Tapos. Tapos, ikakat nyo lang, magkakat lang kayo dun sa may, ano, headlight dahil pag sa may tapat ng ano ito ng brake fluid cup na to. Yan. Magkakat lang kayo yan gaya nito sa headlight. Yan. Para maipasok. Hindi ko na sabihin yung price nitong yun, na nagastos. Pero ito yung mura na conversion na nagawa namin. Dahil mura lang tong shop. Mura din lang yung kuha sa akin ng mags na to. Tapos mura lang din yung caliper set. Kaya kung gusto nyo mag-convert ng disc brake, mas maganda yung ganitong pyesa. Oo, hindi siya maporma gaya nung sa ibang outer. Itong outer na to kasi parang wala akong nakikita nga nito eh, yung maganda, yung may design. Sadyang ganito lang talaga itsura niya. Pero kung sa mura at quality, mas quality itong ganito na conversion para sa mga nagtitipid. Rider J Mugs, Shogun Pro na, Shogun na shock sa unahan, Shogun din na caliper. Isang set na yan pag binibili. Yun yung pinakamura kasi wala ka ng ibang gagastusin sa kanya. Kasi yung stock ng smash sa huli, sasalpak mo na lang. Tapos sa unahan ka lang talaga magbabago ng mag-modified. Kasi disc brake. So, ayan, lilinis na lang namin ito ngayon. Kahapon pa ito namin ginawa. Lilinisan na lang namin kasi 4 years na itong motor na ito, hindi pa nalilinisan yung loob. Dumi-dumi. Ayan. So, kung nagustuhan mo itong maikling video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe para matulungan mo ako na makapag-share pa ng maraming ideas sa iba. And huwag mong kalimutang ipinutin yung bell button para notified ka sa mga upcoming videos ko pa na ganito, tutorials about motors at saka kung ano-ano mga rides. So, please like, share, and subscribe, and thank you. Peace out.